Mabuhay! Ako si Emir at tayo'y muling magbalik-tanaw sa nakaraan. Parte ang video na ito ng mahabang BTINserye tungkol sa law firm? Nakalusot sa korapsyon? Question mark yung dulo ha. Para mapanood ang buong video, pindutin ang link sa description o sa end screen. Ayan ulit yung disclaimer sa taas ha. Babala. Tinganinging. Ayon kay Maestrado Davide, matinding pakiramdam niya. Strong feels. Dapat nilimitahan ng Korte Suprema ang pagsusuri sa pinakamahalagang issue sa kasong ito para sa certiorari. Kung lubhang inabuso ba ng sandigan bayan ang kapangyarihan nito ng magpa siyang hindi tanggalin sa mga nasasakdal sa third amended complaint sa civil case number 33, ang mga abogado o mga partner ng ACRA Law? Subalit, aniya, natabunan yon ng mga otoridad na nagtataguyod sa kabanalan, sanctity, ng ugnayan ng abogado at kliyente. Yung mga kaso mula sa ibang bansa na tinalakay ko kanina. Para sa mahistrado, hindi pa napapanahon na banggitin ang mga yun. Ayon sa mga pangyayaring undisputed, hindi naman pinagtalunan kung totoo o hindi, na nasa pleadings yung complaint ng PCGG, sagot ng mga abogado, mga partner ng ACRA Law. Ayon sa mga pleadings, hindi makita ni Maestrado Davide kung paano lubhang inabuso ng sandigan bayan ang kapangyarihan nito nang magpasyang tanggihan ang dasal ng mga abogado o mga partner ng ACRA Law sa kanilang komento sa mosyon ng PCGG na tanggapin ang pangatlong sinusugang complaint nito. Tanggihan ang dasal na tanggalin sila bilang nasasakdal. Ayon sa mga tuntunin ng hukuman o rules of court, malayang piliin ng nagsasakdal, naghahabla, plaintiff sa kasong sibil kung sino ang kakasuhan niya, kung sino ang nasasakdal o defendant. Pumapasok lang ang isang korte kung may issue tungkol sa interes. Kung may interes ba talaga ang mga partido sa kaso? Halimbawa, may karapatan ba sila na gusto nilang kilalanin ang korte? O may karapatan ba sila na maaaring maapektuhan ng magiging pasya ng korte? Kung oo, indispensable party sila. Hindi dapat umusad ang kaso hanggat naisama na sila bilang partido. Kung hindi, hindi dapat sila isama sa kaso. Misjoinder ang tawag doon. Kung sinama sa kaso ang mga taong hindi naman dapat kasama doon. Ayon kay Maestrado Davide, wala namang pinahiwatig na hamon sa kasunduan ng PCGG at ni Attorney Rocco. Balikan natin ang argumento ng mga abogado o mga partner ng ACRA Law. Ang argumento nila, lalabagin nila ang pribilehiyo, ang lihim ng ugnayan ng abogado at kliyente kung pipilitin silang ibunyag kung sino ang kliyente nila. Hindi naman nila sinabing
ilegal ang kasunduan ni Attorney Rocco at ng PCGG dahil lalabag ito sa pribilehiyo o sa lihim. Kung lumabag man sa lihim ang pagbunyag ni Attorney Rocco, siya lang ang mananagot sa kanyang mga kliyente at sa Korte Suprema sa hiwalay na kaso na nakatuon sa pagdidisiplina sa kanya bilang isang abogado. Hindi na ipakita na hindi maaaring umusad ang civil case number 33 o na hindi magkakabisa ang hatol sa kasong yon nang wala si Attorney Rocco bilang nasasakdal. Sa madaling salita, hindi na ipakita na indispensable party kailangan sa kaso si Attorney Rocco. Kaya ayon kay Mahistrado Davide, hindi maaaring tanggihan ng Sandigan Bayan ang pangatlong sinusugang complaint. Hindi naghain ang mga abogado o mga partner ng Akralo ng motion para tanggalin sila sa kaso. Hiniling lang nila yon bilang rider, siningit sa kanilang komento sa motion na tanggapin ang pangatlong amended complaint na inihain ng PCGG. Dahil dyan, nararapat bang tanggalin sa complaint ang mga abogado o mga partner ng Akralo? Ang pagtanggi ba nito ay lubhang pag-aabuso sa kapangyarihan ng Sandigan Bayan? Para kay Mahistrado Davide, malinaw na hindi. Aniya, kung gusto ng mga abogado, mga partner ng Akralo, na tratuhing katulad ni Attorney Rocco, dapat magkusa silang sundin ang ginawa ni Attorney Rocco. Iyan ang dahilan kung bakit sinagot ng PCGG sa komento ng mga abogado o mga partner ng Akralo na bukas itong tratuhin sila ng pareho kay Attorney Rocco kung gagawin din nila ang mga ginawa ni Attorney Rocco. Una, ibunyag kung sino ang mga kliyente nila. Pangalawa, ipasa ang mga kasunduang nagpapatunay ng kanilang ugnayan bilang abogado sa naturang kliyente. At pangatlo, ipasa ang mga kasunduang naglilipat ng mga istak o sosyo sa kanilang mga kliyente. Tumutol ang mga abogado, mga partner ng Akralo, dahil naniniwala silang paglabag yon sa kabanalan ng tungkuling panatilihin ang tiwala sa ugnayan ng abogado at kliyente. Ayon kay Mahistrado Davide, lumalabas na tinupad ni Attorney Rocco ang kanyang pangako na naging dahilan para tanggalin siya sa pangatlong sinusugang complaint. Napag-alaman ng Sandigan Bayan na sapat para sa PCGG ang pinakitang pagkukusa ni Attorney Rocco. At mukhang pinangalanan nga niya ang kanyang prinsipal, ang kanyang kliyente. Ang naturang pagbunyag ang maaaring magpakita ng kawalan ng basihan para ituloy ang kaso laban sa kanya. Lack of cause. Dahil dito, nagkaroon ng pagkakataon ng PCGG na gamitin ang kapangyarihan nito sa ilalim ng mga tuntunin ng ahensya at sa ilalim ng Section 5 ng Kautosang Tagapagpaganap Executive Order bilang 18-A, kaugnay ng pasya ng Korte Suprema sa Republika laban sa Sandigan Bayan. Sa katunayan
Nagpakita ng patunay ang PCGG na sumunod nga si Attorney Rocco. Nasa pasyaya ng Korte Suprema mismo, ayon kay Mahistrado Davide. Naroon sa ponensya. Nagharap ang PCGG ng patunay na sumunod si Attorney Rocco sa mga kondisyon para tanggalin siya sa case number 33. Una, liham ng tanggapang legal o law offices ng Rocco Bunag bilang kinatawan ni Attorney Rocco, Abogadoception, na humihiling sa PCGG ng muling pagsisiyasat o investigasyon sa case number 33. Pangalawa, sulat sa PCGG ng abogado ni Attorney Rocco, Abogadoception muli, kung saan inulit niya ang naturang hiling. At pangatlo, sinumpa ang salaysay o apidabit ni Attorney Rocco na nakalakip sa nabanggit na sulat. Pansinin na may pagkakaiba sa sipi ng pasya ng Korte Suprema na nasa opinyong sumasalungat ni Mahistrado Davide at yung nasa pasya mismo. Alin ang naiba? Ang nakalagay sa pasya mismo, supposed proof, patunay di umano, o patunay kuno, hindi evidence, patunay. Ayon kay Mahistrado Davide, ito ang mga patunay na naging basehan ng Sandigan Bayan sa pasya nitong sapat na sa PCGG ang pagsunod ni Attorney Rocco. Hindi naman sinabi ng mga abogado o mga partner ng Akralo na hindi makatwiran, na arbitrary ang pasya sa puntong ito. Ano ulit yung argumento nila? Nalalabagin nila ang pribilehiyo, ang lihim ng ugnayan ng abogado at kliyente, kung pipilitin silang ibunyag kung sino ang kliyente nila. Kaya walang connect, hindi mahalaga, irrelevant. Ayon kay Mahistrado Davide, ang puna sa pasya ng Korte Suprema na hindi pinabulaanan ni Attorney Rocco ang paratang o alegasyon ng mga abogado o mga partner ng Akralo na hindi siya sumunod sa pangakong ibunyag kung sino ang kanyang kliyente sa PCGG case number 33 o yung pangakong napako. Ayon kay Mahistrado Davide, dahil sa matigas nilang paniniwala, hindi sila pumayag yung mga abogado o mga partner ng Akralo na maging katulad ni Attorney Rocco. Kaya hindi nila maaaring hilingin na tratuhin sila ng pareho kay Attorney Rocco. Hindi nila maaaring pilitin ang PCGG na tanggalin sila bilang nasasakdal nang walang kapalit. Wala silang karapatan na hingin yun, maliba na lang kung sumunod sila sa mga kondisyong niratag para tanggalin sila. Bakit? Dahil sa puntong ito ng kaso, maaari lang silang tanggalin sa pamamagitan ng motion para itigil ang kaso laban sa kanila o motion to dismiss base sa mga batayang nakalista sa tuntunin ng hukuman. Hindi batayan doon ang tuntunin ng lihim sa ugnayang abogado-kliyente para tanggalin ang isang partido. Inuulit ko, para tanggalin ang isang partido. Batayan lang yon para pigilan ang isang tao na
tumestigo. Uulitin ko, tumestigo sa korte na maaari lamang gamitin sa tamang panahon. Babala. Kailan ang tamang panahon? Kung inuutusan ng sumagot ang abogado bilang testigo. Halimbawa, habang tumitestigo na ang abogado sa korte, nasa witness stand, at tinanong siya tungkol sa lihim na komunikasyon o payo, o inutusan siya ng sabina duces tecum o duces tecum, o iba pa, nadalhin sa korte ang mga sulat at iba pang mga kasulatang naglalaman ng mga lihim na sakop ng pribilehiyo. Utos ng korte. Sabi sa inyo, babalikan natin yan eh. Halimbawa, sabina. Pero, wala sa mga abogado o mga partner ng akralo ang inuutusang tumestigo tungkol sa o ibunyag ang anumang lihim na komunikasyon ng kliyente sa kanila o payong kanilang binigay bilang abogado o para kunin silang abogado. Alinsunod sa kanilang paliwanag na kumilos sila bilang pagtupad sa propesyonal nilang ugnayan sa mga kliyente nila. Hiniling sa kanila na ibunyag sa PCGG at sa korte kung sino ang mga kliyente nila kung gusto nilang tanggalin sila sa complaint. Yan ang kondisyon ng PCGG para tanggalin sila sa kaso. Hindi sapilitan yon. Discretionary. Choice nila yon. Walang utos sa kanila. Kaya hindi maaaring gamitin ang pribilehiyo ng abogado at kliyente. Kaya, hindi inabuso ng sandigan bayan ang kapangyarihan nito nang tanggihan ang hiling ng mga abogado, mga partner ng akralo, na tanggalin sila bilang nasasakdal. Bakit? Kasi ayaw nilang sumunod sa mga kondisyon ng PCGG. Magkakaroon ng abuso kung pinagbigyan ng sandigan bayan ang kanilang hiling. Dahil kung ganon, ipinataw ng sandigan bayan ang gusto nito sa PCGG. Nang capriciously, whimsically, arbitrarily, and oppressively. Hindi ko alam kung paano isasalin yan sa wikang sariling atin. Sana napapansin nyo na ang hirap pag nasa wikang banyaga ang mga batas natin. Muli, ang gusto ng mga abogado o mga partner ng akralo ay tanggalin sila sa pangatlong sinusugang complaint o itigil ang kaso laban sa kanila dahil immune sila. Hindi sila maaaring kasuhan dahil sa pagiging lihim ng ugnayang abogado at kliyente o dahil pinagbabawalan ng prinsipyong ito ang mga hinahabol laban sa kanila sa civil case number 33. Ayon kay Mahistrado Davide, kahit pagbigyan niya ang isyong yun, ang posisyon niya hindi dapat pagbigyan kasi wala namang utos na tumestigo sila o habang tumitestigo sila sa korte. Kahit pagbigyan ang isyong ito, hindi maaaring gamitin ng mga abogado o mga partner ng akralo na kublihan na refuge ang pribilehiyo, ang lihim
ng abogado at kliyente. Bakit hindi? Dahil kinasuhan sila bilang pangunahing nasasakdal sa civil case number 33 para bawiin ang di umano nakaw na yaman. Inaakusahan silang nagsabwatan, conspiracy, dahil sa pagiging namini nila ng mga tiyak na partido. Alinsunod sa Section 15, Artikulo 11-11 ng Saligang Batas, ang pagsama sa kanila bilang mga nasasakdal. Hindi dapat mahadlangan ng prescription, latches, o estopel ang karapatan ng Estado na mabawi ang mga ari-ariang nakuha ng labag sa batas ng mga opisyal o mga kawaning pambayan mula sa kanila o sa kanilang mga namini o mga pinaglipatan. Nakabase rin ang pagsakdal sa kanila sa mga kautusang tagapagpaganap, executive order tungkol sa PCGG at ang mga tuntunin ng PCGG. Utos pa ng Section 2, tuntunin bilang 110 ng tuntunin ng hukuman, nakalagay dapat sa complaint o impormasyon, mga kasulatang nagsisimula ng kasong kriminal, nakalagay dapat doon bilang akusado ang lahat na mukhang dapat managot sa krimeng nakasaad doon. I-like at i-share ang video na ito sa social media. Mag-subscribe at pindutin ang batingaw o bell. Mag-komento sa YT o Odysee page ng video na ito. Panoorin ang iba pang mga video ng Emir's BTIN. /inhindsight. Suportahan ang channel sa Patreon, sa PayPal, o magbigay ng crypto. Salamat sa kapatid kong si G-GArts para sa aking avatar. Tignan at suportahan ang kanyang mga gawa sa mga link sa description. Samahan ako sa Odysee. Nasa description din ang invite link. Salamat. Hanggang sa muli. At ingat.